Magandang araw po sa mga nakasubaybay dito sa ating may binili tayo ditong bao-bao. Ito yung aming ginagamit na service dito sa bukid para sa kung meron kaming biyahe. Ayan o. So ito, nilagyan namin itong bubong. Ayan. Pinagdagan natin ng bubong na. Tapos meron tayong cover para in case na umulan, mapwede tayong bumiyahe. So, ayan yung aming ginagamit dito pag naghakot kami ng pigs para doon sa mga alaga namin. So meron na tayong service. So ayan. So ngayon, papunta naman ako doon sa magpapakaintay ng mga alaga doon sa kabila. Nandun yung mga baboy namin, mga manok, no? So, ayan. Tara, let's go! Advantage yun pag nasa bukid tayo. Pero ang maganda lang talaga pag nasa bukid tayo is meron tayong other source of income kapag nandito tayo nakatira. So, ang advantage lang is napaligiran tayo ng mga damo-damo, mga prutas, yung mga halaman na siyang nagbubuga din na napaka-preskong hangin. No, which is nakakatulong rin siya sa atin tuwing umaga. Kaya marami sa probinsya, no, less yung pagkakasakit kasi nga napaka-presko ng paligid. No, so bihirang-bihira yung mga usok ng mga sasakyan. So yun yung maganda dito. So tara, punta tayo doon sa kabila. At meron din tayo ditong libangan. No, yun yung isa sa source din namin dito, yung pag-alaga ng mga hayop. At yun, pagbablog natin sa yung mga produkto natin mula sa mga alaga. So ito naman yung kalsada dito sa amin. Oh, ito yung kalsada dito. Bato-bato pa. So doon naman tayo papunta. Kabilang bahay. Ayun si Joyle. Anong ulam mo, Joyle? Ano ulam? Luto at kamay. Ayun, may pagkain si Joyle. Luto na may kamay. Sarap niyan. Dito naman, kamusta natin yung mga isda. Meron ditong, may fish pan ditong maliit. Kita ko sa inyo yung mga isda dito. Yan, paparamihin pa tong isda. Yan, oh, may kangkong na rin, oh. Ayan, musta na. Ayun, may mga isda silalim. Kailangan hindi pa masyado makikita dito. Ayun na silalim, lumalangoy. Mga tilapia. Tapos may kangkong din sila dyan. Pag may mga lumot-lumot yung kinakain din nila. Tsaka pinapakain din sila ng pigs. Nalagyan ng pigs ito. Yan ang mini fish pond. Ayan, napapaligiran din yan ng mga halaman. Para hindi mainitan. Tapos nagpapalit din ng tubig minsan kasi para mas fresh lagi yung tubig nila. O, yun o. Pag umuulan naman, aagos yung tubig dun o. Pag napupuno, may butas dyan, aagos yung tubig. Pagka, para hindi siya masobrahan sa tubig. Kasi pag sobra na, yung isda naman ay lalabas. Ayan. Tapos meron din ditong host na source din ng tubig. Kung walang ulan, yan din naman yung source. O, yan. Ang mga isda natin ditong tilapia. Mga rabbit, hello! Ayan yung mga rabbit natin dito. Good morning! Narito na yung mga pabo at manok din namin. Napapakainin na rin natin itong mais. No? Sa mga nagtatanong pala, sa pag-alaga nitong mga to, yung mga pabo, mga manok natin, paano nagparami? So sa amin naman, ang paraan natin, actually, gumagamit din tayo ng vitamins dito. Hinaluan namin ang feed supplement yung pagkain nila. King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung ginagamit natin. Tapos pangalawa, kapag yung mga inahin naming pabo, halimbawa yan ay naging itlog na, tapos may mga sisiw na, inilagay namin yan sa loob ng brooding area. No? Binubrooder natin yung mga sisiw nila kasama yung inahin, sinasama natin doon. No? Para hindi mabawasan na sisiw kasi madalas naging kuha namin dito, naging isa sa suliran ni natin is kapag pinapakawalan natin kasama yung inahin, eh nauubos ng dahan-dahan yung mga sisiw. Kaya kailangan isama natin. No? So ayan, dito sa labas, ayan din yung ibang inahing manok o di makapasok. So papasukin ko lang. Kaya yun yung ginawa naming paraan. No? Pinagsama-sama namin sila. Ayan, mais. Binibigyan natin mais ngayon. Usually dito, ang ginagawa natin, minsan everyday, minsan naman every other day ay vitamins. Nihalo natin sa pagkain. Pero sa ngayon, hindi ko muna binigyan kasi kahapon kakabigay ko lang ng vitamins. Sinahalo natin doon sa pagkain nila. Ayan. Tapos kapag ka may sakit, no, agad-agad namin yung binibigyan ng gamot. Yung Panamox naman ang aming ginagamit na gamot sa kanila pagka may sakit yung mga alaga natin dito. Ayan. Oh. Mais. Bigyan natin mais. Mais lang yan. Tapos maya-maya naman, pagkatapos kumain ito, ando naman yan sila sa mga damo kumakain. Kasi itong mga pabo, mga native na manok, mahilig yan kumain ng damo, yung mga insect. Kasi, kaya busog pa rin yan. Na kahit na bibigyan natin ng medyo sapat lang na pagkain ngayon, mamaya ay busog rin yan. Ayan. May gansa rin tayo dito, tatlo. Ayan o. Yung gansa natin o. Ayun din yung ibang gansa. Opya.
Okay. So dito rin may kambing kami dito. Yan, isa sa pinakamatandang inahin namin eh, mapayat na. Pero grabe, no? Nanganganak pa rin siya. Ayan oh, sobrang payat niya na, pero ayun oh, may anak siya diyan oh. Me. Me. Ay, yung anak niya oh. Hello. How are you doing here? Oh, ayan oh, cute. Oh, may cute tayong bagong Mimi. Oh. Hello pabo. Ayan oh, may pabo rin dahil sa likod. Ayan, okay, mga pabo. Oh, mas malaki pa yung pabo natin sa ating kambing. Oh, kaya oh, ito yan, oh, laki na pabo. Oh, oh, oh. Saka pa niyan. Kaya gusto mo mag-alaga ng malaking manok, pwede na itong pabo. Ayan, gusto ko mag-alaga ng malaking manok, pabo na lang. Ayan oh, laki oh. Oh. Malalaki na mga pabo natin dito. So, ayan yung mga alaga namin. Uy! Ayan yung mga... Okay. So, ayan o. So, yun yung mga ginagawa natin para dumami itong mga alaga natin. So, para hindi rin madali magkasakit. Vitamins din. So, sa mga nagtanong, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamit namin dito. So, ayan. Paparami din natin yung mga manok at mga pabo natin. Oh, ayan. Dito naman, may mga baboy din dito, mga panglitsunin. Oh, ayan. Yan na lang natira. Dito na group. Pero doon sa kabila, marami doon. Meron tayong 8 piraso doon sa kabilang kulungan ng baboy. So, yun naman yung pinapakain ko. Umaga, tanghali, hapon ko yung pinapakain. Ayan. So, ayan yung ating update dito naman. Oh, punong-puno ng prutas pa dyan. So, ayan. Tapos may black pig tayo doon na isa. Oh. Ito, isang black pig namin. Nandito yung ibang mga baboy kasi namin dito puti. Although mga mixed breed na. Tapos yan, may mga dahon ng saging dito. Yan, mga katawan ng saging. Yan yung chachap yan. Tapos papakainin yan dito sa mga baboy. Oh, yan, may black pig tayo dyan. Oh. Oh, tatampisaw dyan. Tapos doon sa unahan, may mga gulay-gulay din dyan. Mga gulayan. Ayan. Ito naman yung dawal-lawa nating baboy na gawin nating inahin. Ayan. Ah, yan yung pinakabago nating gawing inahin. Naunahan pa nga nila yung nauna naming isa doon kasi ito, F1 na ito. Yung nanay nito ay large white, ang tatay nito ay landrace. No, yan yung isa sa magandang gagawing inahin din. So, dito naman, target namin, pag naging inahin na ito, dito naman tayo kukuha ng mga bagong anak naman para doon sa mas pagpaparami pa natin lalo ng mga gagawin nating inahin baboy dito. No, tapos nandun din yung ibang mga kambing namin. No? Nandun sa ibabaw. Tapos yung iba naman, umaalis na sa ngayon. No? Yung iba eh, nandun na rin sa mga damo-damo. Yan kasi yung hilig ng mga kambing natin. Pati mga prairies namin baboy. Eh, wala na dito. Yung iba, nandun sa mga damo-damo. So, ayan naman yung ibang kambing. May iba pa dito natira. Ito yung pinakabagong bahay nila. Ayan. So, kanya-kanya lamang silang kuhan. Tapos ito naman yung bahay ng baboy. Kamustahin natin yung mga baboy dito. Oh, malaki na. Puribiyag. Ayan naman yung mga baboy natin. Oh, oh. They're now... bigger. Yan, papaliguan pa natin ito. Oh, kailangan medyo nilamig sila ngayon muna palang paliguan. Kasi maulan kagabi, lakas ng ulan kagabi. Ay, yung mga pabo kanina pinakain ko. Nasaan na sila ngayon? Nandiyan na sa mga damuhan. No, kain naman niya mga damo. Yan kasi yung kuan sa kanila. Yan yung normal nila. No, nakain ng mga damo, yung mga insekto, yung mga bunga ng mga damo, mga bunga ng puno diyan, nakain din ng mga alaga natin yan, no, nito mga pabo. So yan yung maganda sa mga pabo. Mga manok, mga native. Nakain din yung damo. May support din ng mga pagkain nila na nasa paligid. So, ayan, yun yung update. Ito mga niyugan lamang itong lugar natin. Purong niyug yan. Tapos sa ilalim, binaglalagyan namin ng mga iba-ibang mga alagang hayop. Ayan, hanggang dun yan sa dulo. May mga kasaba din kaming tanim dyan. Ang maintenance lang dito is nililinis palagi. No, kasi para hindi pamugaran ng ahas at nandyan din naman yung baka tumutulong sa pagkain ng mga damo. Mga kambing nandyan din. May mga damo lang na hindi kinakain ang mga baka, mga kambing. No, kung kahit kailangan niyang tanggalin. No, parang tumubo ng marami, ayaw mga damo na mga carabao grass, mga kugon. No, yan yung mga kinakain kasi nila. Ngayon naman, pinakain na rin natin itong mga baboy. Ko na muna pinaligo kasi nilamig sila. Lakas kasi ng ulan kagabi. So ayan. So meron tayo ditong 8, no, 8 baboy. No, may isa lang sobrang payat, yan yung pang-siyam. So 8 itong medyo okay yung katawan.
So ito naman pag nabenta natin ng tig 6,000 ang bawat isa nito. So malaki-laki na rin. So halos nasa mga siguro inasa 50,000 na rin halos, no? Kapag naibenta natin sila ng tig 6,000 kasi target natin mga 30 kilos sila, no, bago maibenta. So ganun ka kuan. Ganun din kaganda kapag binenta yung mga baboy. Pero medyo magastos din lalo na sa pigs, no? Kapag ka naka-pure pigs tayo, minsan lang kahit papaano kumita ka man lang doon ng mga 20,000. Eh maganda na para sa mga ganito karaming baboy. So ayan yung aming simpleng pag-alaga ng mga baboy din dito. At yun, may gansa rin tayo dyan. Ayan, yung mga alaga namin nasa paligid. Ayan yung tubig inuman ng mga alaga natin. Pinupuno muna natin, no, bago natin sila iwanan. Kasi yan yung papunta yan dun sa drinker nila. So ayan, matali lang yan dyan sa loob. Dating bahayan ng kambing yan. O yan, pinaglalagyan natin sa kanila. Hello! Ay putik, ang putik nila. Maya maya paliguan ko rin yan pagka mainit na. Kasi lalamigin pa sila pag ganitong oras. Ayan o. Tapos may kambing din tayo dyan o. Ibang kambing natin nandyan naman sila. Ayan o. Ang putik, no? Nagpuputik. May drinker din sila dyan. Ilagay natin. Kailang napakaputik na sa ngayon. Actually gustong-gusto na mahila yung putik. Hello! Oh. Ayan, may drink yan yung tubig nila. Ayan, yung free range sa mga baboy, doon naman yun sa side sa kapila. Yung iba lang ngayon, isula. Gumagala sila. Kainin ko muna. So ngayon naman ay kumakain na yung mga alaga nating baboy dito sa loob. So ayan, medyo maaraw na oh. Ayan, lumabas na yung haring araw. So gayto, napakaaga dito sa atin, no. Ayan, malakas na rin kumain itong mga baboy natin to. Kaya ang bilis lumaki. So nasa isang buwan pa lang ito mula nung naawat. O ganyan na kalalaki yung mga baboy natin. Siguro nasa 40 kilos na to. So ganun sila kabilis lumaki. Kasi mga good breed na ito, magandang breed na ito. So yan yung F1.